And this is Honorat and live now with Miss Megan Yang. Hi guys! Yes, Miss Megan or Mayumi. Yung pinapanood namin yung pilot episode, and nakita namin ang ganda ng chemistry ni Miss Katrina. Wow! And parang nakita namin Marimar and Angelica. Yes! Yes. Actually, funny reunion siya kasi si Katrina galing sa season 1 ng Marimar. Yes. Tapos ako galing sa season 2. Parang remake na rin, second remake. So nakakatawa na yung dalawang characters na protagonist at antagonist na kinagsama naman dito. Tsaka parang alam nyo, ang chemistry, hindi lang yan sa school, hindi lang yan sa mga boyfriend, kundi pati na rin sa mga kaaway. Meron ba kayong nag-workshop pa kayong dalawa dito ni Katrina para pakita yung mga sampalan nyo, yung mga ano, actually, yung sa ano pa lang, di ba, yung sa may kotse, parang nagbabarahan na kayo kagad. Yung palitan nyo ng eksena doon, medyo... May ano, intense ba? Intense. So, ang nakakatuwa, nag-workshop kami dito, pero hindi kami yung parang workshop na puro iyakan. Yeah. Workshop kami in terms of team building. So, we work on our relationship together. Yes. Kasi, para sa akin, importante na magka-jives kayo ng katrabaho mo. Of course, hindi na iwasan na hindi kayo jives ng katrabaho mo. But, I'm really blessed na Katrina is the person I'm working with. And she's such a nice person. She's so easy to get along with. Pero dahil sa workshop na yun, ang dami kong natutunan sa kanya na po pwede namin galitin sa mga eksena. Yes. And vice versa. Hindi ba kayo nagkaroon ng sakitan yung mga sampalan niyo? Like yung minsan, di ba intense? Meron bang time or... Meron! Meron talaga. Hindi natin maiwasan kasi wala eh. Ganun talaga yung mga scenes namin na nag-aaway, na sampan, malalan. Wala eh. Kailangan talaga gawin. Pero masaya. And eto, di ba, more ang passion din ba? Sa, as the story prolong man, di ba, may natakal niya rin yung passion, di ba? Sorry. Anong kaibahan nito sa mga dating teleserye na napanood natin na nagtakal din ng passion? So, I think with this one is, it's between two women. Yeah. And what I like na, we're really pushing for, you know, strong women characters. Yeah. And nowadays, yung mga bida natin, hindi na nagpapa-appear. Oo, oh, yun nga, nakatawa sa yung isang palang palaban. Hindi na kayo magpapa-appear. Patapos ng palong. So, palindig kita. Pero syempre, you know, may character is deep inside, mabait siya. Yeah. So, hindi naman pa pwede na. Mabait at masikap. Hindi naman, di ba? Hindi pa pwede na basta-basta para makikipaglaban ako. Kailangan yung laban ko, may reason kung bakit. Hindi ako basta parang, hindi ko siya gusto, awayin ko siya. Aawayin ko siya kasi inaway niya ako. Ganun dapat. And tapos dito, pinakita rin niyo sa teaser, parang may mga rampa, may pagyan. So, nagamit mo ba dito yung pagiging misword mo na? Kasi may mga rampa dun eh, parang... Oo, nagagamit talaga sa mga ganda-gandahan, mga rampa-rampa. Pero sa totoong buhay, hindi na parang kumaganyan masyado. Kaya ini-enjoy ko na lang punta sa scenography. And ito, parang first time nyo rin magtambal ni Mikael, ano? Sa teleserye. So, ano yung may workshop pa ba kayo? Paano yung chemistry niyo working? In real. Yes. So, paano yung, ano, meron pa ba kayong mga workshop? Para... Well, nung bago kami magka-work ni Mikael, ang worry namin is, naku, may chemistry nga tayo in real life. Pero may chemistry ba tayo on screen? Yun. So, yun yung kailangan, ano, malaman ng tao kung may chemistry nga ba kami. Yesterday, we shot our scene together. It's really nice shooting with Mikael. We have good chemistry kasi nakakapag-usap kami kung ano yung mag-work sa eksena namin. And may mga na-adlib kami. You know, syempre pag bago ka trabaho, hindi mo lagi nagagawa yun. Kasi hindi ko na rin kung natin. Pag at Mikael, very comfortable with Mikael. So, it's easier kaya ko yun. And one last thing na lang. Ano yung pagkakaiba at pagkakatulad ni Megan sa character ni Mayumi? Ang pagkakapareho namin, siguro malapit kami sa mga nanay namin. Yeah. Nakakatawa nga eh, kasi nanay tawag ko dito kay Miss Lyder. Pero sa totoo kong buhay, nanay din yung tawag ko sa mga. So, pag naglalambing ako sa kanya, inay o nay yung tawag ko. Tsaka sobrang close namin. Lagi kami nagkukwentuhan kahit nasa stage siya. And I think yung pagkakaiba namin ni Mayumi, confrontational siya eh. Like, matapang. Mas matapang siya sa akin. Ako kasi parang pag may
galit yung tao sa akin, or pag may nangyari na may nainis sa akin, or may nanginis sa akin, kahit na ako yung, saka sila yung mali, parang iiyak ako, parang iiyak na lang muna ako. Tapos, yung mga confrontation scenes, dito lang nangyayari. Sa isip ko lang. And ito lang napansin ko na yun, pagkakatulad yung dalawa ni Mayu, parang sa yung kalog. Kalog, napaka-good vibe. Yes, yeah. I love it. Good vibe. Ayun, thank you, Miss Megan, and good luck starting na sa Monday. Thank you.